kasama naman po natin ngayong umaga si Chef Myles. Good morning, Chef Myles. Good morning, Miss Ella. Okay, ang nickname mo, Smile? Pwede rin po. Okay, Chef, ano iluluto natin sa umaga nito? Yes, ang inihanda ko po ay pasta dish. Ang tinawag ko po na tuna carbonara with malunggay. So, tuna carbonara with malunggay. Yes. I'm sure masustansya to dahil sa malunggay. Mm-hmm. Okay, ano mga ingredients natin ngayon? Ito po ang aking mga sangkap. Pre-cook na po siya, noodles. Ano klaseng noodles nga yung tawag sa ganyan? Tawag kasi dito fettuccine. Fettuccine, yes, medyo okay. So siya ng konti. Pero any pasta will do. Pwede mm-hmm. rin siyang macaroni, pwede siyang yung round na pasta. Ravioli, pero mga ganun. Pwede rin naman. Okay. Tapos meron ako evaporated milk. Isang lata? Mm-hmm. Isang latang malaki. Okay. Kasi siya yung magiging salsa niya. Mm. Then yung chopped celery. Celery? Mm-hmm. Para pang patwist ng lasa. Tapos white onion, garlic, bell pepper, tapos canned tuna. Mm-hmm. Ito po yung aking malunggay. Paano ginawa natin sa malunggay? Parang chinab ko siya, means, oo. Kasi nagtutubig siya, kaya siya parang naging paste. Ito, malunggay din ba yan? Ito, basil. Bali, pang basil. Ano lang siya, pang garnish na lang ano siya. Ano ginawa mo doon sa basil? Pinry ko siya. Fried. Okay. So, para ano siya, crispy. On okay. top siya tapos ma'am. Ito, ano to? Bell pepper bell dito pepper. Siya. Bell pepper. Ah, nakasama lang doon. Oo. Okay. Tapos, ito ang tawag namin dito, roux. Kasi sa French term, ito yung pampalapot. So, mixture siya ng all-purpose flour na may butter. Roux? Roux tawag. R-O-U-X. Roux. Yung ba yun? Pwede, ha? Tapos, meron tayong butter. Ito yung gagamitin natin panggisa. Butter. So para ano, pwede din tayong gumamit ng pwede naman margarine lang or kahit ng ordinaryo cooking oil lang siya. And then ground pepper and grated cheese. Pero konti lang yung cheese na gagamitin natin. At kailangan din natin ng water? Water. Mm-mm. Para okay. pandagdag sa sauce ng ating pasta. Umpisahan na kaagad natin siya. Okay, so first thing po, syempre ang butter. Okay, na kailangan mainit ang ating pan. Mm-hmm. Since kanina pa naman siya nakasalang yan, mainit-init na siya. So yung butter kasi natin, madali siyang masunog. Kaya as much as possible po, ilagay na kagad natin yung ating onion. Para hindi siya maglasang sunog. So, yung iba naman, chef, para mm-hmm. hindi masunog yung butter, nilalagyan nila ng konting oil. Pwede rin yun? Pwede rin yun. Pwede mo yun. May konting oil mixture siya. Kasi yung butter talaga, sobrang dali talaga niyang makasunog ng mga lutuin. So yun, inaagapan ko lang siya bago pa siya talaga tuluyang mag-melt, ilalagay na natin yung ating onion. Okay. So, medyo lalakasan lang natin ng konti. So yun po, pagka medyo nag-brown na siya, sunod na yung ating garlic. Garlic! Yes. Una po talaga natin nilalagay ang ating onion para mas lumabas yung kanyang pagiging manamis-namis. Kasi yung onion talaga, the more na niluluto siya, lumalabas yung kanyang sweetness. Okay. Kasi naman sa bawang, kasi yung bawang madali siyang masunog eh. So, hindi siya maganda sa panlasa, paglasang sunog. Ang bango naman. Mm-hmm. Yan, mahilig kasi ako sa pagkatapos niyan, chef, ano yung susunod natin? Ay, susunod na natin yung ating celery. Celery! Yes. Mahilig ka ba kayo sa celery? Celery para saan yun? Para pampalasa din siya, pampalasa no? Pampalasa siya. Usually kasi yung mga ibang carbonara, may mga iba-iba siyang ingredients. Yung iba, kahit wala na. Yung iba ayaw naman ng merong vegetable. Pero ako kasi, ako gusto ko healthy kasi. Para, tsaka yung yung lasa niya, nagbe-blend siya. Kasi lagyan na natin yung bell pepper. Mm-hmm. Naging colorful na ngayon yan. Yes, ha? Very colorful na siya. Then, okay, yes. Tapos ito na yung tuna. Yes, sa aking canned tuna. Na medyo sinama mo yung konting sabaw yung sabaw niya, no? Para mas malasa talaga siya. Kasi since yung tuna, nandun sa sabaw yung pinakalasa niya, sayang naman kasi kung itatapo natin. So mag-a-add pa siya ng flavor sa ating pasta. Okay. So yan, mix-mix lang po natin. Pero medyo parang buo-buo yung tuna natin. Kasi chunks siya. So kailangan natin siyang kasi yung ginamit ko pong tuna, medyo imported kasi siya. Unlike yung tuna dito sa atin sa Philippines, yung flakes talaga siya, tsaka mas maraming sabaw. So ito yung ginamit ko para mas juicy, mas malasa. Yeah. Yeah, para saktong-sakto sa ating carbonara. Okay. Tapos chef, after yeah. ng tuna, ano next? After po ng tuna. Ito na yung ano ba to? Pwede naman din yung roux. Para pangpalapot kasi roux. Ito eh. So, amoy nga, chef, kung ano to? Butter lang siya na, wala naman masyado ng amoy, no? Mm-mm. Okay.
Kasi minimelt siya yung butter, tapos ilalagay na yung kanyang all-purpose flour. Tapos pag nag-paste na yung kanyang ano, consistency, tatanggalin na. Kasi maganda yan pang instant, ano na siya, pang palapot. Yung iba ko kasi, cornstarch. Pero since kasi sa culinary yun yung tinuro sa amin, so yun yung ini-implement namin. Okay, so after nilagay natin yung dough, yeah, pag nag-blend na siya, medyo malapot-lapot nga, no? Oo, pang palapot. Anong next na natin? Ito na yung evaporated milk. Evaporated, yes, milk. Kasi ito yung magiging sabaw ng ating pasta. So there, halo-halo lang, mag-blend yung lasa. Eh, bakit pala ang nilalagay? Mm-hmm. Yung iba kasi, sa ibang mga restaurant, they use all-purpose cream. Oo, ako din sa nilalagay. Kasi kung ano, nagda-diet kayo, since yung all-purpose cream is saturated fat siya, so nakakadagdag siya ng fat sa katawan. Yun! Yes. Ganun pala yun. Mm-hmm. So hindi na ako maglalagay ulit ng oo, kaya kapag galing sa salad, nililess ko yung all-purpose cream kasi number one siya na nagpapataba sa atin. So, as much as possible, kung di kailangan ng ano all-purpose cream, huwag na lang. Pwedeng milk na lang. Mm-hmm. Or kung gusto niyo mas creamy yun. Panghintayin natin itong kumulo. Oh, kulo-kulo lang. Okay, kumukulo na ngayon, ayan. Chef. Ayan, no? Oo, malapot. So, ano susunod natin? Medyo malapot-lapot malapit na. So, pwede na yan. Pwede na ilagay, isi-season na natin siya ng ating salt and pepper. So, hinay-hinay lang. Mm-hmm. Season-season lang. Tansyahan lang yan eh, no? Yes. Hindi na kailangan ano. Wow, kasi, chef, hindi kaya masyadong maanghang. Pwede pa ba sa bata yan? Pwede naman, oh. Kasi wala na tayo iba ilalagay na flavor. So, ito na yung magpapalasa sa kanya. Tapos, yung cheese natin, pwede wait na, lang, chef. Black pepper yung nilagay natin. Yes. Pwede rin tayo yung white pepper. Pwede rin white pepper para yung pagiging white ng sauce niya, ano, ma-maintain. Okay. Kasi since black siya, nagko-color siya sa, ano, sa sauce, eh. Mm-hmm. Mm-hmm. So, after nun, salt and pepper. Yung ating malunggay na. Malunggay. Yung ating mince, malunggay. Yan. Ang nagpapa-healthy sa ating carbonara. Di ba kasi carbonara, ano siya, galing, foreign ano siya, dish. So, parang fusion na rin ito ng Pilipino. Kasi yung malunggay is talagang Pilipino own yan. So, yung iba naman kasi ang nilalagay nila instead of malunggay. Basil. Basil, yes. Or yung, tawag nito. Yung parsley. Parsley, diba? Yun. So this time, dahil Pinoy tayo, so Pinoy din yung ating malunggay. Dish. Malunggay naman. At masustansya pa. Yes, napaka masustansya nitong ating malunggay. Okay. So pagkatapos na ng malunggay, eto na ba yung next natin? Hindi ba? Pang-garnish siya. Pang-garnish siya. Pwede na yung cheese. Oo. Para ano siya? Para malusaw. Oo. Mag-blend na siya sa sauce natin. Pampakreamy din siya. Mm-hmm. Tapos, magtatabi lang ako ng konti para doon sa aking plating. Tapos, imimix ko na yung aking pasta. Okay. Pagkatapos pong kumulo ng ating tuna sauce, eto na po yung gagawin natin plating. Para naman presentable, para sa ibigay sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa ating mga anak. Okay, Chef? Yes. Gawin na natin. Okay. So, ito lang po yung aking sauce. Ibubuhos lang natin. Kasi, mas social siyang tignan pag nasa ibabaw kaysa yung nakamix na siya. Mm-hmm. Pagkaing bagay, okay lang yun na nakamix na lang natin. Oo, pero since kunwari ay magsiserve tayo sa hotel or sa restaurant, so kailangan natin ng medyo bonggang presentation. Ayan. Or so, kung halimbawa may party tayo sa bahay, ganyan na rin ang gawin natin. Yes, diba? Para ma-practice naman yung ating pagiging chef. So, ito na po ang aking finished product. Yes, ang ating finished product, ang tuna carbonara with malunggay. So much, Chef Myles. And I'm sure, meron kang babatiin ang iyong pamilya. Ay, yes. Thank you po naman. Binabati ko ang aking mga kapitbahay dyan sa Montalban, ang mga anak ko nanonood, kapatid ko, and yung tindera ko sa Galaxy Burger. Ayusin mo ang pagtitinda mo dyan. Si Aisa. At okay. Ito lang pinakahihintay ko sa lahat. Siyempre, tikiman ko. Okay. Do the honor, Miss Ella. Lumabas yung basil lips, ha? Wow. Okay. Tikman ko na. Sinira ko na, Chef, ha? Okay lang yan. Para sa inyo talaga yan. Okay. Ito ang unang subo ko para kay Jackie. Yun. Ang grape ka lang muna. Ito pa. Kaya-kaya. Jenny. Yun. Yummy.